Nagtipon-tipon po sa Mendiola ang ilang empleyado ng mga government-owned and controlled corporations sa GOCC para kalampagin ang pamahalaan sa tinanggal umano sa kanilang mga benepisyo. Pangunahing idinadaing ng mga empleyado ang inilabas na memo kung saan ginawa ng performance-based sa mga benepisyo ng mga empleyado ng GOCC. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Pierre Raffi, isang rally nga sinagawa ngayong umaga dito sa Mendiola Peace Arch ng mga kawani ng gobyerno. Dumating ang grupo ng mga union ng SSS, GSIS, MIAA, Duty Free Philippines, PCSO, DBP, Department of Tourism at iba pang GOCC. Ipinaglalaban nila ang mga benepisyong tinanggal umano sa kanila ng GCG o Governance Commission for GOCCs. Ayon kay Dr. Carolina Mendoza Basilio, Pangulo ng Access SSS, dinisallow ng COA sa rekomendasyon ng GCG sa mga kawani ng GOCC ang mga benepisyong legal. Sa rally, dala-dala ng grupo ang isang ataol na pinangalan ng benepisyo na sumasagisag daw sa mga benepisyong tinatayo mano ng GCG. Pangunahin nilang idinadaing ang Memorandum Circular 2012-11 ng GCG kung saan performance-based na ang mga benepisyo. Wala naman daw silang problema sa rationalization o adjustment, pero sana raw huwag munang tanggalin ang mga benepisyo nang hindi pa tapos ang compensation and position classification system na ia-adjust ang sweldo ng mga kawani ng GOCC na hindi pa raw tumataas mula 2008. Gate ng grupo, hindi raw sila kumukuha sa kaba ng bayan bagkos tumutulong pa raw sila sa gobyerno. Ang sinasabi namin, hanggang hindi sila nakaka-come up ng tinatawag na CPCS or Compensation Position Classification System, dapat yung mga benepisyo na tinatanggap ng GOCC at GFIs ay huwag muna nilang tanggalin. Status quo. Hindi naman tumaas ang sweldo namin. Hindi katulad ng under Salary Standardization Law. Tumataas sila, nasa SSL3 na sila, and then they're clamoring for SSL4. Raffi, ngayon-ngayon lamang katatapos nga lang, no? Ngayon-ngayon lang ng mga itong rally nga ng mga kawani ng GOCC dito sa Mendiola. Ayon kay Dr. Basilio ng Access SSS, kani-kanina lamang ay isang nagpakilalang attorney Alba ang sumundo sa grupo mula sa Mendiola Peace Arch papasok ng palasyo. That was around 10 or around 10:15. Wala pa impormasyon sa ngayon sa magiging resulta ng pag-uusap, pero nauna nang sinabi ni Dr. Basilio na plano ng grupo na magbigay ng sulat at position paper kay Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa kanilang hinaing, at hinihintay pa natin sa ngayon ang pahayag ng Malacañang sa issue. Raffi? Dano, bukod sa pagraling ito at pagsusulat kay Pinoy, ay meron ba silang mga legal na hakbang na gagawin? Raffi, wala pa tayong impormasyon sa bagay na yan, pero sa ngayon ay umaasa sila na bibigyan sila ng audience ni Pangulong Noynoy Aquino at papakinggan ni Pangulong Aquino ang kanilang hinaing bago nila gawin ang kanilang mga susunod na hakbang sa kalimutan, kung ano man yun, Raffi. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.